Tatlong lalaki na natutulog sa isang tindahan sa Iloilo City pinagbabaril. Dalawa ang patay, si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas, nakatuto. Mula sa butas ng dingding ng tindahan na ito sa Barangay Tikod, La Paz, Iloilo City, kung saan pinagbabaril sina Earl Jonathan Gatin, Albert Liupar at Renz Anthony Mahusay. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib si Gatin, habang sa ulo, balikat at paa naman ang tinamo ni Liupar na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Si Mahusay naman ay naisugod sa ospital at kasalukuyang ginagamot. Sa investigasyon ng pulisya, ipinagdiriwang ng dalawang nasawi ang kaarawan ng kanilang kaibigan na si Mahusay kasamang iba pang bisita nito. Nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ng mga kaibigan ni Mahusay, ngunit agad namang nagkaayos ang mga ito. Sa sagwa ko no, prior sina nga nagsulod sa Changi, dumay kaaway sa kuno dito. So ang paniginano namon ko sinuni ang kaaway niya. O dumay nalis sa firearms. Matapos ang inuman at habang natutulog ang tatlong biktima sa tindahan, pinaniniwala ang umakyat umano ang salarin sa nakaparadang sasakyan sa labas ng tindahan at sumilip sa butas ng dingding bago paulanan ng mga bala ang mga ito. Pero wala umanong narinig na putok ng baril ang mga residente sa lugar dahil malakas ang ulan. Binamon gani, may makawat, igisinggitan. So, ilim mo ito, ano, may gintiro, mo ito dalo. Yung pwede mo, imumultikam mo ito din yung gamit din. Ayon sa lola ni Gatin, mabait daw ang kanyang apo. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Tumulo na na ba kayo, hustisya lang? Ay na kami may mo, Katie. Ang daan mo man, Diyos. Wala. Nakoment na lang kami sa tanan nga bagay. Ang amo lang na pangayo, gid. Hustisya lang. Na-recover sa crime scene ang siyam na basyon ng kalibre 45. Patuloy ang investigasyon at paghahanap ng otoridad kung may CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen para sa posibleng pagkakakilanlan ng salarin. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.